Hello, welcome po sa aking video. At ang video po natin ngayon ay isi-share ko lamang sa inyo yung experience ko kung paano mag-apply sa government offices nang nag-apply ako dito sa NCR. Anyway, ano nga ba yung requirements kapag mag-a-apply ka sa government offices? So ano yung mga kailangan mo i-comply or kailangan mong maayos muna bago ka mag-apply sa kanila para ma-accommodate ka. So number one, syempre yung covered letter. So yung covered letter, kailangan naka-address doon yung regional director, yung head, or kung sino yung head ng office na pag-a-applyan mo. So sa covered letter na yun, kailangan nakalagay doon, naka-indicate doon yung paanong position ang ina-applyan mo. At saka kung ano yung plantilla item number. Basta yung item number, kung ano man yun. Yun, kailangan mong ilagay yun sa yung cover letter, naka-indicate dapat yun. At saka yung place of assignment. So, kailangan nakalagay din yun doon sa iyong cover letter. Pangalawa, naka-requirement sa kailangan mo ay yung personal data sheet or yung PDS. So, fully accomplished PDS or personal data sheet. So, saan ba nakukuha yung PDS? So, downloadable siya sa website ng Civil Service Commission. Okay, pangalawa yon. So, pangatlo ay, ayun pala, wait lang. So, yung PDS pala, kailangan may 2x2 picture. So, kasi may nakalagay yun sa pinaka-last part ng PDS, 2x2 picture with name tag yata yun. Nakalagay yun, ganun. Basta i-check na din sa website ng Civil Service, then makikita nyo naman yun. Okay. So, pangatlo ay, fully accomplished work experience sheet. Ayun. So, kung may experience siguro kayo ng mga trabaho nyo, so, doon mo ilalagay yun, yung work experience sheet. Okay. So, pang-apat ay yung photocopy of TORN diploma. So, doon lang ako nalagwak ganun. Dahil, so, since wala ako ng TOR tsaka diploma, hinapan nila ako na, okay lang sa kanila yung certificate of graduations kasi naiintindihan naman nila kasi nga fresh grad. Pero, kailangan ng photocopy of grades. So, since wala ako nun, hindi na ako nakapag-proceed sa application nila. Kasi yung mga ini-interview nila, yung mga kompleto na ang requirements. So, para hindi na kayo matulad sa akin, sinishare ko na ito sa inyo para pag mag-apply kayo doon, fully accomplished na din. At lesson na din ito para sa akin kapag mag-apply ako, kailangan na lahat na ng requirements. Kasi maganda naman talaga yung ganong sistema. Kasi unfair naman doon sa mga nag-apply na nagang kompleto yung mga requirements, di ba? So, ayun. So, photocopy of TORN diploma. So, kailangan mo din dalahin yung original copy for verification. Ayun. So, number 5 ay photocopy of eligibility / yung PRC kung board passer ka ba or bar passer. Ganun. Kasi, di ba yung board passer converted siya as eligibility and then under ng RA 1080. So, kapag ang ina-applyan mo ay for professional, for regular position, ganun. So, required ng eligibility yun. So, kailangan mo ng photocopy of eligibility and kailangan mo din dalhin yung original for verification also. Ayun. So, natututo na kayo. So, number 6 is yung certificate of training. So, na-relevant doon sa position na ina-applyan nyo. Kailangan yung certificate of training. So, number 6 is yung photocopy of IPCR. So, ano ba yung IPCR? Ito yung Individual Performance, Commitment, and Review. So, ayun yun. Kung ano siya nagagamit pa? Kung, parang pag-applicable lang naman siya. So, ayun nga guys. At ayun nga sa, sana nakatulong sa inyo ang aking pag-share ng aking experience sa pag-apply sa government. Sana pag nag-apply kayo, ay ma-accommodate kayo. Hindi kayo magaya sa akin na deny. Parang abang.